Clara. Ibarra. Ibarra. Gosh. Yeah. Namatay yung isa sa mga paborito mong karakter sa pinapanood mong teleserye. Ang sakit kasi si Julian pa naman yung gumanap ng mga Clara na bias ko talaga sa real life to. Ah. Ang sakit na invested ka na sa karakter niya doon tapos umaasa ka na hindi siya mamatay dahil sa efforts ni Clay tapos nangyari pa rin. Naiyak ako. Ay nako, pero maraming salamat sa karakter na ginampanan ni Julian. Si Maria Clara. Marami ang na-inspire. Marami ang lumakas ang loob. Marami ang naganahan na basahin ulit ang librong to. Ayan, hello guys. Good morning, good day. Hapon na dito. Good afternoon from Malaysia. Yes po, nag-travel ako kaya hindi ako nakapag-upload ng reaction ko for Maria Clara Ibarra kahapon, episode 95. And ngayon ko palang gagawin. And ngayon ko lang talaga to mapapanood. Hindi ko alam yung mga ganap, pero kinakabahan ako at excited din kung ano talaga mangyayari dito sa episode na to. And after kasi nito, 1 week na lang matatapos na ang Maria Clara Ibarra. Okay guys, so super excited na ako and kinakabahan talaga. So without further ado, let's go check this out. Bakit mo ako kailangan dalahan ng pagkain na parang ako ay may sakit o isang prisyonera? Sinisigurado ko lamang na malayo ka sa kapahamakan. Abrit la puerta, por favor! Lumayo! Por favor! Kailangan mo ba talaga na ganito kahigpit ang seguridad sa ating ministeryo? Grabis po ako nag-aalala kay Maria, Padre. Bakit po? Sadyang ang pinto lamang niya ang nakakandado. Estás cuestionando mi orden? Madre? No, padre. Lo siento. May huwagang libro na tila Rueda de Fortuna. Isang kababalaghan may tuturing na tayo'y mga tauhan lamang sa isang nobela. Huwag na kayong magpanggap. Kilala kita, Binibini. Ikaw si Binibining Clay. Matagal ka nang hinihintay ni Hermana Maria. Tutulungan ko kayo. Nais ko lang ipaalala sa'yo, padre. Te odio con toda mi alma. Kinasusuklaman kita. At sino ang hindi mo kinasusuklaman? Ang minamahal mo, si Crisostomo Ibarra. Dahil si Crisostomo lang ang nagpapatibok ng puso ko. Dahil siya lang ang nagbibigay ng rason sa akin upang huminga pa. At dahil babalikan niya ako. Maria! Ituloy niyo. Dadating sa huling hato ng buhay. Itong bruha na ito. Mabuti nandito na kayo. Hulihin na yung mga babae niya. Ikaw huhulihin namin, padre. Vamos, padre. Kumanda ka na sa iyo. Kawan niyo ako. Salamat at nagbalik ka. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi kita makakalimutan. At kaya ako nagbalik dito? Para baguhin ang kwento. Lalong-lalo na ang happy ending niyo ni Sir. Balik na ako, mahal ko. Tila ako'y nasa langit na.
At narinito ka muli sa piling ko. Magpasalamat tayo kay Binibining Clay. Na siyang naghimok sa akin upang agaran kang iligtas. Lahat kayo ay mga taunghan lang sa kwento. Sa nobela. Wala ka bang balak? Silipin man lang? Kaya mga nakasulat niya sa libro. Magaganap pa lamang. Maria, hindi ko sinasadya. Maria! 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 Maria, mahal ko! Maria, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Kailangan na natin siyang mag-aral sa ospital. Maraming dugo ang mawawala sa kanya. Kailangan ng pressure dito. Ito kayo. Salamat ulit. At nakita ko kayo nun. Hindi ka sa sasama. Baga mo ka mabuhay. Hindi. Maria, tumingin ka sa akin. Hindi ka mamamatay. Nababago na natin ang kwento. Tignan mo, nandito kami. Hindi naman ito nakasulat sa libro eh. Mababago pa natin ito. Sige na, lumabang ka. Maria! Isang kwento lang mahibig. Nauwakasoy. Ay, magkita ulit kaming dalawa na aking hilak na ano. Kami yung
Ang bida. Hindi ba kayo? Oo. Kayo ni Sir. Kayo ang bida. Marami kayo, lahat ng taong may mabubuting puso sa bayan to ay bida sa sarili nila. Kwento. Tama ka doon. Ano at nahulaan mo ang lahat na ito? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging wakas ng kwentong ito sa oras na wala na ako. Mapupunta ka sa ibang mundo, sa napakagandang mundo, sa mundo ng walang hanggang kalayaan, kung saan malaya kang makakatulay sa mga ulap, malasap ang init ng araw, at makipaglaro sa ilim ng hangin. Malaya mong magagawa at masasabi ang kung anong gusto mo. Doon makakaramdam ka ng walang hanggang kaligayahan. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na masasaktan. Magiging malaya ka na. Iliwang na. Sa halik ng araw. Ang hangin. May sumiyo. Baby kay buhay. Kamatayan. Langit. Mag-ibig ay
Parang kasalukuyang nililimbag yung kwento dun sa libro. Ayo, wag mo nang gawin to. Natupad. Natupad ang nakasulat sa libro. Namatay si Maria. Namatay si Maria. At ikaw na ang susunod. Ikaw na ang susunod, di ba? Nakasulat din ba ito sa libro? Padre! Kung gano'n. Magkikita tayo sa impyerno. Anak ng diablo. Patay na siya! Halika na! Ginoo, ipapalinis ko na iyan kay Hernando. Thank you.
pagsubahan natin ay habang buhay kong panghahawakan. Babalik ang kita ang muli. Makapaghihintay ka ba muli? Kahit ilang pitong taon pang paulit-ulit, hihintayin kita ang susunod. Tawanin mo'y tagpapangalan. Bigyan mo ako ng panahon, Maria Clara. Hayaan mo akong magpalakas muli. Nung sa gayon ay mailigtas kita at matupad ang ating pangarap ng buhay na magkasama at magtiwasay. Bawiin lang natin ang ating lakas. Sa madaling araw, babalik na tayo sa Laguna. Binanggap. Salamat. I'm sure hindi ko nakasulat sa original version. Ano yan? Tapos na. Mabuti na lang nadala ko to. Pero sa susunod napkin ko nung gagamitin natin pag maubos ang loose. Binibini? Paano hindi ito natutuyo? At nakangamoy. Mantilaino yata yan. Bamboo scented. Amoy bamboo. Tsaka antibacterial din yan. Nakakatanggal ng kagaw. Parang mikrobe. Kung ano man, may dalang ginhawang mahiwagang pamunas na ito. Binibini, bigyan mo ba ng ganyan ang Ginoo? Masmasan. Hindi yan ang kailangan niya. Wala pa siyang kinakain buong araw. Sir, baka nagugulo.
nagugutom ka. Hindi ako nagugutom. Oh, amigo. Saan ka pupunta? Ang pananatili dito ay hindi bahagi ng aking mga plano. Isusto mo. Simon, kung ano man ang iyong binabalak, hayaan mong tulungan ka namin. Hindi mo ito kailangan gawin mag-isa. Magiging pabigat lamang tayo sa isa't isa. Isa pa, tapos na ang kalawahan at pinagsisisiya kong hinayaan ko pa. Nagkaroon nga daw ng putukan sa ministeryo. Adon nga daw napatay si Maria Clara de los Santos. Ang nabalitaan ko naman ay kinaasa siya ng pare. Natatakot ako na baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Lalo't na lagi kami nasa kumbento. Bakit nasa sa'yo ito? Bakit nasa iyo ang agnos ni Maria Clara? Dahil nais mo malaman ano ang mangyayari sa akin sa kwento. Huwag mo sanang isipin na pasan mo lamang ang tungkulin sa pagliligtas sa kwentong ito. Hindi mababago ng iisang tao lamang ang kapalaran ng isang bayan. Lahat tayo ay kayang baguhin ang kwento. Señor Simon. Grabe guys. Alam mo yung pagod ka sa biyahe. Tapos, namatay yung isa sa mga paborito mong karakter sa pinapanood mong teleserye. Ang sakit kasi si Julian pa naman yung gumanap ng Maria Clara na bias ko talaga sa real life to. Ang sakit na invested ka na sa karakter niya doon tapos umaasa ka na hindi siya mamamatay dahil sa efforts ni Clyde tapos nangyari pa rin. Naiyak ako. Ay nako, pero maraming salamat sa karakter na ginampanan ni Julian, si Maria Clara. Marami ang na-inspire, marami ang lumakas ang loob, marami ang naganahan na basahin ulit ang librong to. Dahil sa nangyari sa karakter ni Maria Clara. And again, walang katapusang pasasalamat sa mga writers sa sobrang galing nyo sa mga twists sa kwentong to. And of course, sa GMA, sa napakaganda. Pinakapaborito ko tong teleserye na to sa buong buhay ko. So yun guys, maraming salamat. See you sa Monday. By then, nasa Pilipinas na ako. So tingnan natin ang mga magaganap pa. At pawang wala na sa kwento na original yung mga nangyayari. So tingnan natin kung may happy ending pa ba tayong makikita dito sa kwento na to. And before time mag-end, of course, may mga shoutouts tayo na ilista ko kahapon. So tingnan natin. Ayan, so shoutout kay John Paul Ikin from Italy. And of course, kay Angelito Pagyo from Seattle, Washington. And kay Yagi Garcia from Kuwait. So yan guys, maraming salamat. And of course, sa mga queenies natin dyan, ng mga fans ng Queendom, hello sa inyo. Thank you once again and hope to see all of you guys on my next reaction for Maria Clara at Ibarra, episode 96 na next week. Bye! Oh.